Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay isang action comedy film na pinamagatang The Man from Toronto. Isang mistaken identity ang nangyari sa isang paluging negosyante na napilitang magpanggap bilang isang notorious na assassin para siya ay mabuhay. Kayanin niya kaya ang pumatay ng napakaraming tao kung siya mismo ay nuknukan ng duwag at takot pa sa dugo? At papaano niya kaya mapapanindigan ang kanyang pagpapanggap? Siguradong mag-e-enjoy at matutuwa ka sa pelikulang ito kaibigan. Halinat ating panoorin. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang kotse sa disyerto ng Utah. Huminto ito sa labas ng isang cabin. Makikita sa loob ang isang lalaki na may bihag habang ini-interrogate niya ito. Nang marinig ang sasakyan, lumabas siya. Pagkatapos ay tinawag ang naghihintay na assassin na tinawag niyang The Man from Toronto. Lumipat naman ang eksena kay Teddy, isang negosyanteng gumagawa ng sarili niyang commercial ads para sa kanyang mga produktong pang-workout. Subalit, lahat ng ito ay sablay sa kabila ng kanyang dedikasyon at passion. Maya-maya ay ipinapakitang pumasok na ang lalaking nagngangalang Toronto sa loob ng cabin at sinimulang takutin ang bihag. Sinikap naman ng bihag na huwag matakot, ngunit habang hinahasa na ni Toronto ang kutsilyo at sinabi niya na puputulan nito ang iba't ibang bahagi ng katawan ng lalaki, binigay agad ng lalaki ang impormasyon. Pagkatapos ay umalis na si Toronto, at binaril din ng lalaking nagbabantay ang bihag. Samantala, makikitang binabati ni Teddy ng maligayang kaarawan ang kanyang asawa, at sinabi niya dito na dadalhin niya ito sa isang cabin para i-treat ito. Pagkatapos ay napag-usapan nila ang kanyang trabaho, pati na ang problema sa kanyang mga kasama. Hinikayat siya ni Lori na i-propose ang kanyang business idea sa kanyang amo na si Marty, at sumang-ayon naman dito si Teddy. Kinabukasan, masayang nagtungo si Teddy sa kanyang trabaho habang namimigay ng mga flyers sa lahat ng kanyang nadadaanan. Pagdating sa gym, agad na ibinahagi ang kanyang ideya ang isang non-contact boxing sport sa kanyang amo. Labis itong hindi nagustuhan at tinawag pa itong pinakatangang ideya na narinig niya. Pinagalitan din siya nito dahil sa hindi tamang pagdidisenyo ng mga flyers, dahil nakalimutang idagdag nito ang address at numero ng kanilang telepono. Sinabi din ng kanyang amo na siya ay isang mabait na tao, ngunit ang kailangan niya ay isang taong may angas. Dahil doon tinanggal siya sa trabaho at tinapon din ang kanyang business proposal sa basurahan. Samantala, nakarating na si Toronto sa kanyang bahay, at makikitang napakakul at moderno nito na may puno ng cherry blossom sa gitna. Habang nag-aayos ng kanyang almusal, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang taong tinatawag na The Handler. May sinabi ito na isang pambihirang deal na kung saan ay magbabayad ito ng $2 million, at nang marinig ito, biglang nakuha nito ang kanyang atensyon. Sinabi nito na magtungo siya sa Ontario, at binigay sa kanya ang numero ng cabin. Sa ibang eksena, dumating din sila Teddy sa Ontario para sa kanilang bakasyon, hinatid muna niya ang kanyang asawa sa isang spa, habang siya naman ay pumunta sa cabin para iayos ang ilang bagay. Subalit, dahil sa kanyang pagiging hari ng sablay, nagkamali siya ng basa sa numero ng kanilang cabin. Nang makarating sa cabin, inakala ng lalaki sa loob na siya si Toronto, ang assassin, at ang dalang kahon ni Teddy na naglalaman ng laruan nilang mag-asawa ay napagkamalang gamit ng isang assassin. Nang mga sandaling iyon, naguguluhan si Teddy sa mga nangyayari pati na rin sa lalaking kausap niya, hanggang sa dumating ang ibang kasama nito at dinala siya sa basement. Nakita niya ang bihag ng mga ito at inutusan siyang paaminin ang bihag sa isang impormasyon. Nagpanik si Teddy at sinubukang tumakbo, ngunit hindi siya pinayagan ng mga tulisan. Mabilis namang na-pick up ni Teddy kung ano ang nangyayari, at sinubukan niyang kumilos na parang siya talaga si Toronto. Sinimulan niyang takutin ang bihag, habang ibinulong din dito ang katotohanan na aminin niya na ang dapat aminin, para makaalis na silang dalawa sa lugar na iyon. Matagumpay namang nakuha ni Teddy ang impormasyon mula sa lalaki, pagkatapos ay ipapadala na sana ng tulisan ang nakuhang impormasyon sa isang koronel, subalit isang flash grenade ang bumagsak sa basement. Sumabog ang pader at nakita ang buong cabin area ay napapalibutan na ng FBI. Isinama nila si Teddy sa imbestigasyon ngunit mabilis nilang napagtanto na hindi si Teddy ang taong nagngangalang The Man from Toronto. Hindi inaman siya pinaalis ng FBI dahil nakuhanan siya ng larawan ng isa sa mga tulisan at ipinadala kay Marin. Si Marin ay ang asawa ng dating Venezuelan colonel na si Sebastian Marin,
na nangakong maghihiganti dahil sa pagwasak ng US intelligence sa kanilang pamahalaan. Ipinaliwanag din ng mga FBI kay Teddy na may planong masama sina Marin at ang asawa nito, ngunit hindi nila alam kung ano ito. Si Toronto lamang ang kanilang pag-asa. Gusto nilang ipagpatuloy ni Teddy ang pagpapanggap bilang Toronto at mapalapit kay Marin para makuha nila ang impormasyong gusto nila. Ngunit hindi interesado si Teddy at gusto na lamang niyang balikan ang kanyang asawa upang ipagdiwang ang kaarawan nito. Maya-maya ay lumabas ang isang gwapong FBI agent na nagngangalang Santoro. Ito ang pansamantalang magbabantay sa kanyang asawa at pananatilihin itong hindi maaabala sa pagsha-shopping. Hindi komportable si Teddy sa ideyang iyon dahil masyadong gwapo ito sa paningin niya, lalo na sa kanyang asawa, dahil nakipagnegosasyon ang mga ito sa kanya, at sinabing sasagutin nila ang lahat ng kanyang utang para makuha ang kanyang kooperasyon, kaya pumayag agad si Teddy. Tumawag siya sa kanyang asawa at sinabing mayroong inuutos ang kanyang boss na dapat niyang puntahan. Samantala, si Toronto ay dumating sa pinangyarihan ng krimen sa cabin at nakahanap siya ng resibo kasama ang pangalan at mga details tungkol kay Teddy. Hinak niya ang account nito at nakita niya ang mga walang kwenta nitong video. Kinabukasan, sinubaybayan niya si Teddy habang dinala ito ng mga FBI agent sa isang lugar upang makipagkita kay Daniela, ang asawa ng koronel. Nag-usap ang dalawa at pagkatapos ay isinama ng mga tauhan ni Daniela si Teddy. Sumakay naman si Toronto sa kotse ng isang agent at inutusan siyang sundan ng SUV. Samantala, makikita si Teddy na nakasakay sa isang eroplano na patungo sa Puerto Rico, habang si Toronto naman ay nakapasok sa eroplano. Sa kalagitnaan ng himpapawid, inihayag niya ang kanyang sarili bilang ang totoong lalaking hinahanap nila. Hindi sila naniwala kay Toronto, at iniisip pa rin nila na si Teddy ang tunay na assassin. Pagkatapos ay pinatunayan ni Toronto ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tauhan ni Marin. Iniligtas din niya si Teddy matapos na muntik na silang dalawang mahulog sa eroplano. Lumapag sila sa isang bukid at nagsimulang maglakad palabas, pagkatapos ay biglang sumabog ang eroplano. Tumawag naman ang handler kay Toronto at pinagalitan nito dahil sa hindi pagpatay kay Teddy. Sinabi nito na hindi dapat iwanang buhay ang sinumang saksi. Ngunit, ayon kay Toronto, kailangan niya si Teddy dahil naniniwala si Marina siya si Toronto. Sa ibang eksena, sa isang golf course sa Miami, bumaba sa golf cart ang isang lalaking naka-pink at lumapit sa dalawang lalaki. Agad nitong pinatay ang isang lalaki gamit ang kanyang golf club. Siya ang tinatawag na The Man from Miami. Ang isa pang lalaki ay tumakbo palayo habang si Miami ay nakatanggap ng tawag mula sa handler. Sinabi nito sa kanya na pumunta sa Puerto Rico para sa $2 million na pabuya. Sumang-ayon siya habang inaayos ang rifle ng kanyang golf club at pinaputukan ang tumatakbong saksi. Samantala, dumating sina Teddy at Toronto sa Puerto Rico at ginawa ni Toronto ang lahat ng kanyang makakaya para turuan si Teddy kung paano kumilos at manamit upang maniwala ang mga tao na siya si Toronto. Dumating sila sa tech conference at dinala si Teddy sa isang silid kung saan may apat na lalaking bihag. Sinabi sa kanya na ang isa sa mga lalaking ito ay si Green at kailangan niyang malaman kung sino ito sa kanila. Pagkatapos noon ay dadalhin siya kay Marin sa Washington. Kinabayan naman ni Toronto si Teddy kung ano ang gagawin para takutin ang mga lalaki sa pamamagitan ng kanyang kilos at hawak na kutsilyo. Samantala, sineryoso naman ni Teddy ang pagpapanggap. Subalit nang sinubukan niyang itaas ang isa sa mga kutsilyo, aksidente niyang nahiwa ang ilalim na mata ng isang lalaki. Nagdulot ito ng sobrang takot kay Teddy dahilan upang sumuka siya sa tapat mismo ng dalawang lalaki. Nang dahil sa nangyari, umamin ang totoong Mr. Green. Maya-maya ay napansin ng mga magnanakaw na si Teddy ay may suot na earpiece, at akmang sasalakay na siya nang biglang dumating si Toronto at pinatay silang lahat. Tinanong nila si Green kung bakit siya kailangan ni Marin, at sinabi nito sa kanila na nagtatrabaho siya sa DARPA, kung saan sila gumagawa ng mga explosives. Dagdag pa niya, sa dalawang taong nakalipas, ang kanyang dating amo na si General Hansen ay humingi ng tulong sa kanya tungkol sa isang top secret na proyekto. Ang kliyenteng ito ay si Marin, at plano nitong gamitin ang bomba para pasabugin ang embahada ng Venezuela sa Washington. Dahil dito, pinutol ni Toronto ang hinlalaki ng lalaki, na ikinainis at ikinagalit naman ni Teddy. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, inatake naman sila ni Miami.
isang away ang naganap. Si Teddy ay inihagis habang si Toronto naman ay nakatakas kay Miami. Pagkatapos nun ay binigyan niya ng first aid si Teddy, na nabaril sa puwet. Ilang sandali pa ay nakatanggap siya ng tawag mula sa handler at binigyan siya ng update, ngunit napansin ni Teddy na mukhang nagsisinungaling ito kay Toronto. Hindi naman siya pinakinggan ni Toronto, at tumungo sila sa Washington DC. Habang nasa flight, ay nagkwentuhan sila. Sinabi ni Teddy na kasalanan niya ito kung bakit nasangkot siya sa mga kaguluhang iyon, ito ay dahil sa kanyang kaduwagan at kahinaan ng loob. Tumipas ang ilang sandali, pumunta sila sa isang dinner date kasama si Lori at ang kaibigan nito na si Anne, na natipuhan naman ni Toronto. Samantala, sa ibang eksena, nakamonitor pa rin ang FBI kay Teddy, at napagtanto nila na kasama nito si Toronto. Balik sa dinner date, napansin ni Teddy ang pagdating ni Miami, sinabi niya ito kay Toronto at agad na umalis sila, subalit na corner sila ni Miami sa isang storage room, at kinuha nito ang hinlalaki ni Gray na pinutol ni Toronto. Nabunyag din na ang handler ang nasa likod ni Miami. Pagkatapos ay tinakasin na sila ni Miami, nakahanap naman ng sasakyan sina Teddy at Toronto at nagmaneho papunta kay Marin para makipagkita. Habang nasa sasakyan, naikwento ni Toronto kay Teddy ang nangyari sa Minnesota, hindi niya noon pinatay ang kanyang target, dahil mayroon itong kasamang bata na naghihintay sa kanya sa loob ng kotse. Mula noon, ayaw na niyang pumatay ng sinuman, ang nais niya lang ay mag-ipon ng pera para makapagbukas ng restaurant. Samantala, hinatid nila Miami at handler ang hinlalaki ni Green kay Marin, ngunit sinira ni Teddy ang deal na ito. Nagpanggap siya bilang Toronto kahit na iginiit ng handler na hindi siya yon. At dito nagsimulang magkaroon ng kaguluhan nang nalaman nila na ang hinlalaking daliri ay hindi gumana. Nang mga sandaling iyon, biglang nagsulputan ang mga FBI agent upang dakpin si Marin. Tumakbo si Toronto dala ang pera, habang sina Miami at ang handler ay nakatakas. Natuklasan naman ng FBI na ang hinlalaki ay pagmamay-ari ng isa sa mga tauhan ni Marin, hindi hinayaan ni Toronto na maging successful ang kanilang plano. Samantala, umuwi na si Teddy upang makita si Lori na tumuloy sa kanyang ina, nalaman na din ito na nawalan siya ng trabaho at nagsinungaling siya dito. Nagmamadaling hinabol niya ito upang pigilan, subalit, bigla siyang inatake at muntik nang mapatay ni Miami, ngunit dumating si Toronto upang iligtas si Teddy. Pilabanan nila ang ilan pang mga assassin na pinadala ni Handler. Nagpakita si Handler at kinukuha nito ang pera na nasa likuran ng sasakyan ni Toronto. Hinabol sila nito kung saan pinaputukan sila ng matindi at hinagisan ng granada hanggang sa napunta sila sa isang pabrika. Nasukol sila nito at itinutok nito ang baril sa kanilang dalawa, ngunit nahila agad ni Teddy ang isang bakal kung saan bumagsak si Handler sa isang kumukulo at mainit na tangke, dahilan upang masunog ito hanggang sa mamatay. Nakaharap naman ni Teddy ang huling assassin, ito ang The Man from Tokyo, ngunit sa isang iglap ni dispatcha siya ni Toronto gamit si Deborah, ang kanyang minamahal na 1969 Dodge Charger, pagkatapos nun ay agad na sumakay si Teddy sa kotse at nakipagkasundo kay Lori sa istasyon ng tren, ngunit sa kanyang katarantahan, pumarado siya sa mga riles ng tren dahilan upang masagasaan ang mamahaling sasakyan sa paparating na tren. Dahil dito ang pera na nakatago sa likod ng sasakyan ay lumipad at kumalat sa daan. Makalipas ang isang taon, si Lori at Teddy ay naghihintay sa paglabas ng kanilang baby. Samantala si Toronto naman ay tinupad ang pangarap na magbukas ng sarili niyang restaurant, at sa mga sandaling iyon ay girlfriend na niya si Anne. Sinabi naman ni Teddy na si Toronto ang kanyang bagong kasosyo sa kanyang bagong online gym, at binigyan niya ito ng maliit na halaga ng pera kapalit ng sasakyan niyang si Deborah. Sa pagtatapos ng kwento makikita si Teddy na ipinagpapatuloy ang kanyang passion sa pagiging instructor dahil idol niya si Renden Labrador. Kung nagustuhan mo ang video na ito kaibigan, huwag kang mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo naman nagustuhan, pindutin ang dislike button ng dalawang beses para lang makasigurado ka.